Ang halimuyak ng pabango ni Padre Pio, ano kaya ito? Isang kababalaghan na naging sanhi ng maraming diskusyon at paglalathala na nabigong ipaliwanag ng siyensya. Ngayong araw ating tatalakayin ang kakaibang katangiang ito ni Padre Pio. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Jose Maria Alcacid, ang inyong lingkod at tagapagtanghal ng programang Ang Tinig ni Padre Pio. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay hango sa librong Padre Pio, The Stigmatist ni Father Charles Mortimer Carty. Bago tayo mag-umpisa, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-komento at i-share ang video natin ngayong araw. At pindutin lamang po ang buton sa ibaba ang kampanila sa kanan nito. Inuukol ng autor ng librong ito ang isang buong kabanata sa paksang ito tungkol sa halimuyak ng pabangon na iniuugnay ng maraming deboto kay Padre Pio. Maraming testimonya at pagpapatunay ang nilalaman ng naturang kabanata, kaya imposible nating talakayin ang lahat ng ito. Gayunpaman, pinili ko na lang ang ilang interesanting istorya para ibahagi sa inyo. Unang-una, para sa inyong kaalaman, walang anumang preparasyong kemikal na inilapat upang disinfektahin ang mga sugat ng stigmata ni Padre Pio ang nakapagbibigay ng parehong kaaya-aya at kakaibang amoy ng pabangong ito na nanggagaling sa dugo ng kanyang mga sugat. Ito'y kinumpirma nila Dr. Festa at Romanelli. Bukod dito, pinatunayan din nila na ang dugo ay laging sariwa at basa. Ang pabango ay di permanente nang nanatili sa air. Sa opinion ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Padre Pio, kapag ito'y naaamoy ng isang tao, ito'y palatandaan na nakatanggap ito ng grasya mula sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang pabango ay may amoy na violeta, lila, rosas, insenso o maging sariwang tabako. Kung minsan ang amoy ay nananatili ng matagal tulad ng testimonyo ni Dr. Festa, ito ang pagsasaad niya. Inaamin ko na una kong pagbisita kay Padre Pio, idinampi ko sa tagaliran niya ang isang piraso ng tela upang dalhin pabalik sa Roma para masuri ko ito sa mikroskopyo. Mahina ang aking pang-amoy kaya wala akong napansin anumang kakaiba. Pero isa sa kasamahan kong opisyal na nasa kotse pagbalik ng Roma, pagbalik namin sa Roma, na wala naman siyang kamuang-muang na dala ko ang tela na nakapaloob pa sa isang sisidlan, ay nagsabi na meron siyang naamoy at sigurado siya na ito ay walang iba kundi ang pabangong iniuugnay kay Padre Pio. Ito'y sa kabila ng lahat na mahangin sa loob ng kotse. Matapos ang ilang araw, pagkabalik ko sa Roma at sa matagal na panahon, pagkatapos nito, ang piraso ng tela ay inilaga ko sa isang cabinet sa isang kwarto na puno at kumalat ang halimuyak sa nasabing kwarto, kaya naman marami sa aking mga pasyente ang nakaamoy nito at nagtanong kung saan ang gagaling ito. Yan ang una nating patunay, no? Ang susunod ay noong Mayo 1950, isang seminarista na galing sa estado ng Washington sa Estados Unidos ay bumisita para makita si Padre Pio at lubos na nagalak na nang naging sakristan siya ng padre para sa misa nito. Noong hapon ding iyon, ipinagbigay alam niya sa isang pari na may napansin siyang isang kaaya-ayang pabango.
na di pamilyar sa kanya habang siya'y sumasagot sa mga dasal sa harap ng altar. Wala siyang kalaman tungkol sa misteryong ito dahil dumating siya doon ng walang ideya kung tungkol kay Padre Pio. At ang pari ay ngumiti at binati siya. Ipinaliwanag niya dito na ito'y palatandaan na nagkaloob ng natatanging grasya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Ngayon naman, I think tatalakayan ng isang testimonyo ni Dr. Del Pante na isinulat niya noong 28 ng Pebrero, 1931, Pebrero 28, 1931. Ito ang kanyang salaysay. Kauwi ko pa lamang kasama ng aking pamilya pagkabisita namin sa aking mga magulang. Dahil Sabado noon at naisip ko na magpahinga ako kinakabukasan, nagpasya akong magtrabaho hanggang sa madaling araw ng gabi ngayon. Pero meron akong dinatapos na trabaho bago akong umalis ng bahay, kaya binalikan ko ito. Pero nakalimutan kong mag-cross o gumawa ng sign of the cross, no? Bago magsimula sa trabaho. Na siyang nakaugaliyan ko na. Nang bigla ko na lang napansin na muna ang isang banayad na halimuyak na di pamilyar sa akin. Ang pabangong nanggagaling kay Padre Pio ay di tulad ng mga pabangong komersyal. Bagamat magkahawig ang amoy ng misteryosong pabango sa isa't isa, di rin naman na ito nagkakapareho. Itong naamoy ko ay parang insenso. Kaya tinawag ko ang aking asawa at mga anak na nakahiga na upang matulog. Bumaba sila kasama ng aming kasambahay na si Maria Roca at lahat sila'y nakaamoy ng insenso maliban sa aking si Flora. Para di ko sila maimpluwensyahan, tinanong ko sila kung ano ang naamoy nila. Ang asawa ko, ang pinakamatanda kong anak na babae at ang kasambahay ay nagsabi kaagad na ito ay insenso. Hindi alam ng aking munting anak na lalaki kung ano ang kanyang sasabihin. Sinigurado ko at sinadya kong di banggitin ang katagang insenso para di ko sila mabigyan ng ideya. Naisip ko na ito ay pagpapaalala sa akin ni Padre Pio na nakalimutan ko ang aming kasunduan na ako'y magkukrus bago umpisahan ang aking trabaho. At nanatili pa ang amoy ng matagal-tagal sa kwarto at ako'y nagalak dahil dito sa aking tabi. Ang ating at sumunod naman ay ang testimonya ni Dr. Romanelli ng Barletta. Siya ang unang doktor na sumuri kay Padre Pio. At tungkol sa karanasan niya sa pabango, ito ang pahayag niya. Sa una kong pagbisita kay Padre Pio noong Hunyong, 1919, may napansin akong kakaibang amoy. Kaya naman na nabanggit ko kay Padre Valenzano na kasama ko noon na hindi ata nababagay na ang isang prile ay magpabango. Sa mga sumusunod na 2 araw, habang naghihintay ako sa selda ng padre, wala naman akong naamoy. Pero nang ako'y papaalis na sa may hagdanan, naamoy ko uli ang nagbahagya ang naturang amoy. Bagamat sandali lamang. Kaya naman tinanong ko ang ilang mga dalubhasang siyentipiko ng mga eksperto upang alamin ang kanilang opinyon tungkol sa pabangong nagmumula sa dugo ni Padre Pio. At sinabi nila at idideklara nilang lahat na imposible magkaroon ng ganitong mabangong amoy ang dugo. Pero ganito talaga ang dugo ni Padre Pio. Maging ilan na taong mahina ang pang-amoy ay naranasan din ito. Bukod dito, naamoy din ito sa dugong natuyo at kumapit sa mga tela o damit na ginamit ng santo.
pagpapataliwas ito sa lahat ng natural na katangian ng dugo, marami pa rin ang nakakapansin sa amoy ng pabangong ito. At bilang panghuli nating testimonya, ito ay hinango sa isang liham ng isang kapuchinong pari na may petsa na 10 Nobyembre 1946. At ito ang kanyang salaysay. Noong nakaraang taon, sa buwan ng Nobyembre, bilang bisitante ng Congregation of the Third Order, dumalaw ako sa kongregasyon sa Palazzo Adriano na binubuo lamang ng mga kababaihan. Ako ay sabik na magtatag ng grupo para sa kalalakihan, kaya naman ako'y nakakalap ng 20 bagong miyembro sa lokal na grupo ng Catholic Action sa aming bayan. At nagsadya ako dito upang ipatala o i-enroll sila bilang mga tertiary. Wala akong mga escapulario, kaya nagtungo ako sa karatig bahay kung saan naninira ng isang modista o mananahi upang pakiusapan siya na gawin ang mga ito para sa akin. At ang aming usapan ay napunta kay Padre Pio, at ipinaalam ko sa kanyang magulang na may dala akong relikya ng padre, no? Isang maliit na piraso ng lino o linen na idinampi sa sugat sa taggiliran niya. At nang ipinakita ko ito sa kanyang ina, napasigaw ito sa galak at anya, "Nakakaamoy ako ng isang masamyong pabango na nanunuot sa aking ilong hanggat sa aking lalamunan na nagpapasigla sa aking katawan." Dahil dito, humiya ko ng gunting sa anak niya para gupitin ang kapiraso ng relikya. At nang ito'y papakit na sa hagdan doon sa taas upang kunin ang gunting, napansin nito ang malakas na amoy na iba't ibang uri ng mga bulaklak. At pasigaw na sinabi niya, "Kay sarap naman ng amoy dito sa hagdanan. Para bang halimuyak ng langit." Iniabot niya ang gunting sa akin at pagkagupit ko ng kapiraso ng relikya, pinagbigay alam niya sa akin na meron siyang inihandang sulat para kay Padre Pio. Nakiusap ito na kung pwede akong sumulat ng maikling pagpapakilala para sa kanya sa isang blankong papel. At nang sinimulan kong isulat ang mga katagang, "Mahal kong Padre Pio," bigla na lang may malakas na amoy ng mabangong sabon ang umalingasaw mula sa papel. Dito sa mga nangyaring ito, nagpadama na ang Santo Padre sa aming tatlo sa magkakaibang paraan. At tuwing ipapakita ng prele ang relikya sa iba't ibang tao, lagi rin silang nakakaamoy ng pabango. Dito ay nagtatapos muna ang ating salaysay at mga testimonya sa pabango ni Padre Pio. Sa ibang episodyo na lang po natin pag-uukulan ng pansin ng iba pang magagandang istorya tungkol dito. Ngayon naman ay ating kikilatisin kung ano nga ba ang nasa likod ng kakaibang pabangong ito na nanggagaling kay Padre Pio. Ang biyayang ito ay di lamang kay Padre pinagkaloob ng Diyos. Maging ang katawan ni San Martin de Porres ay malimit ding naglabas ng ganitong uri ng mabangong halimuyak. At nang hukayin ng libigan nito makalipas ng 25 taon, gayon din ang sumingaw na kabanguhan mula sa katawan nito. Ilang mga santo ay nagpamalas din ng mabangong halimuyak sa kanilang pagyao, tulad ni Santa Teresa de Avila at Santa Teresita de Jesus Infante, parehong mga Carmelita. Ito yung tinatawag na odor of sanctity o amoy ng santidad na kalimitan ay inahantulad sa mabangong bulaklak. Ang mga pagtutol at pagbatikos ng mga nagdududa sa biyayang ito ay nalusaw sa malawak na karanasan ng mga taong
ng kadoopang palad ni Padre Pio at sa mga pagpapatunay ng marami ring tao na kinikilalang tapat at walang bahid ng panlilinlang. Ang paratang ng iba ay ito ay ilusyon lamang, no? Mga guni-guni lamang ng mga tao. Pero paano magiging ilusyon ito lamang kung kahit nasa malayong lugar ay naaamoy pa rin ito at ng iba't ibang klaseng kakayahan o antas ng pangamoy, maging mahina man, malakas o banayad lang, ay naaamoy din nila ito. At bukod dito, may mga ulat din na karanasan din ito ng mga tao sa ibang bansa at sa ibayong dagat. Halos di mabilang sa dami ang mga istorya at salaysay ng pabangong ito ni Padre Pio. At magiging kapakipakinabang kung mapag-aaralan ang bawat isa nito dahil tila ito ang biyaya ng Diyos na ginagamit niya upang masubaybayan niya, gabayan at tulungan ng isang kaluluwa. Karamihan sa kanila ay naghihirap sa mga pagsubok at kalimitan ay nagsusumamo na ipaabot ni Padre Pio sa Panginoong Diyos ang kanilang mga hinahing. Nandiyan ang ina na may sakit ang anak, ang isang ama na humihingi ng tulong upang matugunan ang mga problemang pinansyal, magabayan at masuportahan niya sila. Ipinadarama niya ang pabangong ito bilang instrumento para maibsan ang kanilang takot at hikayatin silang huwag mawalan ng pag-asa, magdasal at ituwid ang kanilang buhay. Binabalaan din niya sila na iwasan ng bumalik sa maling landas bagkus ay inililihis niya ito patungo sa tamang daan. Ang kanilang mga kalooban ay nagiging mapayapa at ang mga puso nila ay napupuno ng pag-asa pagkat napapawi ang kanilang lumbay at nasusuportahan ng isang lakas na supernatural na nanggagaling sa langit. No? Ang dinadalang mensahe ng pabango ni Padre Pio ay laging may halagang positibo. Ito ay nagpapatunay na naroroon ang espiritu niya. Minsan ito ay tanda na nagbabadya at ng at papalapit na panganib. At kung minsan naman ito ay babala laban sa kasalanan at tukso. Pero sa kalimitan, ito ay dumarating upang bigyang payapa at kapanatagan ng loob ay ang isang kaluluwa na nababahala o naghihinagpis. Pero hindi laging ganito ang sanhi nito. May mga pagkakataon na nararanasan ito bigla nang walang pakundangan. Tila ba isang magiliw na boses na bumubulong sa kadiliman. Kung minsan na may marahas at biglaan tulad ng malakas na ihip ng hanging dagat na darating na lang bigla at mawawala rin kagad. At sa ibang beses naman, ito ay nananatili at nagtatagal ng ilang pang sandali. Kumakapit din ang pabango sa mga bagay na hinahawakan ni Padre Pio. At kung nalanghap ng mga deboto ang pabangong ito, tinataya nila na ang mga hiling at panalangan nila ay natugunan na ng Diyos at naniniwala sila na ito'y palatandaan na kapiling nila si Padre Pio doon sa kanilang tabi. Kahit na ito'y nasa malayong lugar pa. At iyan po ang istorya na nais kong ibahagi sa inyong ngayong araw. Sana'y makatulong ito upang maunawaan ninyo ang kakaiba at pambihirang katangiang ito ng kabanalan ni Padre Pio. Hanggang sa susunod nating kabanata, maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Apostolica me presidio.